Hello mga sir, click na naman na 150 yung ating gagawin. Tinala ito ni sir, yan si sir may ari. Tinulak niya lang dito mga sir dahil bigla na lang nagkaroon siya ng check engine sa panel. Yan, meron siyang check engine. Tapos kapag pinandar natin, nagiging okay siya ngayon. Nagiging okay siya ngayon. Kapag natagtag yung unit niya o yung motor niya, nagkakaroon ng ayan, check engine, tapos hard starting na siya. At pati ito damay, hindi po gumagana minsan. Na-check ko na rin to kanina pagka on and off ko siya. Ngayon gumagana, maya-maya nawawala. Yan, bago na rin yung computer box nito mga sila ito. Yan, ngayon nawala na yung check engine uli kasi nagtry tayo ng on and off. Pero pagka natagtag siya, yun dun siya na nagkakaroon ng problema. At pinagawa na rin ito kay Honda. Kaya para ma-troubleshoot natin, kasi napansin ko rin may problema rito sa ano niya, sa battery, harness niya. Tinislight ko to kasi isa-isa. Nagkakaroon ng problema. Kasi kapag ganito mga sir, nag-check engine, pupuntahan nyo kaagad dito, battery. Ngayon, kapag mag-titis light kayo mga sir, pagpapalit-palitin natin itong itong clamp natin. Itong clamp natin sa titis light, dito sa may right side na fuse, dyan nyo dapat itutusok. Ayan, may ilaw yung titis light ko. Dito nyo dapat itutusok yan. Dito sa right side dapat iilaw to mga sir. Yan dapat iilaw. Ngayon kapag titislight niyo yung kabila naman, kaliwa, ililipat niyo yung titislight niyo dito sa negative. Ay, titislight natin. Yan, umiilaw. Dapat ito, iilaw dapat 'to. Ayan, goods 'yan. Yan, goods. Kasi may ilaw yung test light ko. Yan. Ang problema natin, yung sa right side ng mga fuse, mga 10 ampere, hindi umiilaw. Test light natin uli. Kaya pagka nagkakaroon siya ng tagtag, namamatay yung makina, nagkakaroon siya ng check engine. Ang normal nito na kapag nag-check tayo ng ganito, marami na rin akong video ng ganito, paano mag-check nito ng fuse. At ito yung negative natin. Dito kayo magtitis light. Ito. Ngayon, nilipat natin sa positive. Ito yung titis light natin. Dapat iilaw to. Ito hindi umiilaw. Ayan. Tikit ko rin sa negative battery. Ayan, hindi umiilaw. Ayan, hindi umiilaw. Dapat umiilaw to mga sir. Ibig sabihin, ang problema lang nito mga sir, nasa battery harness. I-check natin kung ano yung problema nito. Si sabi ni sir na merong mga ginawa dyan, pinagdudugtong, pinakita rin sa akin yung picture niyan. Maraming pinutol. Napakadelikado pa naman yan kapag may putol-putol dyan, lalo kung tag-ulan, doon tayo mapaparay. Sisirahin niyo yung uli yung bagong computer box natin. Yung bago na to. Kasi nasira nga yung computer box ni sir. Ayan, para makita natin yung problema nito, tatanggalin natin to. Ilalabas natin. Ayan, nawalwal na to. Check mo natin mga sir sa diagnostic tools natin. Check natin. Ayan, nawala na yung check engine niya. Pero nakakabahala pa rin yan. Dahil ginawa lang ng paraan. Yung standard kasi nung fuse natin dapat gumagana, kaso nga lang naging positive lahat. Yan. Error 12, ibig sabihin na injector yung problema nya, kaya kailangan natin walwalin yung battery harness nya. Okay, tirayin mo yun, labas mo na yung battery harness para maano natin.
Tapos mamaya reset natin. At mamaya test light natin uli. Negative, positive. Pag palit-palitin natin yung, ano, yung fuse. Kapag tinitest light natin. Para malaman natin. Yan. Tumasa. Tanggalan natin yung battery harness nya. At ito na. Ginawa na nga lang daw ng paranto. Yan. Puro ano na. Dugtong-dugtong na. I-ano mo to? I-tanggalin mo to. I-color coding mo. Yan mga asa lang kapag dugtong-dugtong. Yan po yung mga sinyalis na kapag once na niluusong mo sa bahayan at nag-short circuit, maaaring masira yung computer box. Yan itong mga sir, pinagpuputol. Dito naman mga sir, kahit hindi mo man ito putulin itong mga wire na ito eh. Gagawin mo lang naman dito, color coding mo lang naman itong ano eh. Titest light mo lang naman ito eh. Ito dito sa socket. Kasi minsan nagkakaroon ng problema dyan, kahit hindi mo na balat-balatan ito, titest light mo lang itong battery harness na ito, makikita mo na kagad eh, kung saan yung problema. Kasi example natin dito, ito. Baka mo. Sample natin ito mga sir. Yan. Itong battery harness na to, ayan. Mapapansin nyo yan. Tanggal na. Ito lang yung karamihan laging problema. Titest light mo lang siya. Hindi mo na kailangan putulin pa to. Dahil pag titest light mo dito, tinanggal mo yung fuse at inisa-isa mo itong itong socket na to papunta rito, makikita mo naman kagad dyan kung gumagana ba o hindi. Kaso dito, kailangan pang putulin lahat. Papansin nyo, putol-putol po yan. Ito yung naglulos. Kaya kanina, kaya na-check engine na to kanina at hindi gumagana yung fuel pump. Kaya kapag ginagamit ni sir yung motor niya, natatagtag dahil ito at hindi maganda yung pagkakalagay din dun sa lagayan niya. Kaya ngayon pag natagtag siya, ito bumababa, kaya nawawalan siya ng ano, connection to. At tinislight din natin to, wala yung connection, puro ano, puro isa lang yung connection nila. Dapat ito pag tinislight mo to, dapat nikit sa negative, iilaw to. Kanina tinislight natin, wala. Dahil dito. Kasi positive na to eh. Kaya magdidikit tayo ng tinislight natin sa negative sa battery. At ito yung tinislight natin kasi positive to. Yung kanina hindi kasi umiilaw. Kaya ito, isusuksok mo ulit to. At kapag ganito, na kwan, may mga hibla pa ng wire. Wala na yung lock niya. Uukayin natin to. Nalagyan natin siya ng anong lock. Ah, suksok mo dun sa lalim. Isa-isayin mo. Naayos natin yung ano, yung kwan. Tanggalin mo muna yung mga relay. Mga fuse. Tapos ayusin natin. Titest light natin maya-maya. After natin maayos siya. Okay, ito mga sir. Balik na natin ang ano. Maayos yung kanyang ano, battery harness. At bago natin ibalik yung clearings niya, test muna tayo ng test light. Bago natin kalkalin to, ginawa natin ng ganito kanina. Ayan, nilipat natin sa positive kasi ito negative na to eh. Negative brown na siya. Ayan, kanina kasi hindi yan umiilaw. Ayan, ilaw na. Ililipat natin ulit sa negative. At itong part na to, sa kaliwa, positive naman yan. Kaya nilipat natin dun sa ground yung ating test light. Yan. Yan, wala. Dahil nakalagay sa negative. Testing natin ulit isang beses bago natin i-break para makasura tayo.
Okay. Yan, all goods na. Pwede na natin ibalik yung ano. Tapos, nagpalit din pala tayo ng ano, ng Omron. Ito yung relay ng Omron. Ito yung galing kay sir. Itong relay na to, ito yung relay sa panel. Yan, nabutas o. Kaya, isa rin sa pinasan natin. Ito, delikado. Buti nga lang, mayroon akong isang extra na ganito. Yan na lang yung pinagamit ko kay sir. Okay. Tapos i-reset natin yung naka-install na ano na error code. Okay, balik mo natin yung play rings niya. Tapos reset natin yung error code, balik natin yung upuan at ayan, pwede na makauwi si sir. Reset natin yung ano kasi naka-install dati yung ano diyan, yung injector na error code. Sa ano ka, DTC. Yan, ito yung ano, ito yung naka-install sa kanya dahil dun sa ano, sa fuse. Tapos i-reset lang natin, check mo natin yung current. Yan, wala yung current. Tapos i-erase mo natin. Okay, yan, erase na natin. Tapos balik tayo dun sa read DTC para ma-check natin kung natanggal ba. Yan, wala na. Tapos sa current. Yan, wala din. Kuha na natin, erase na natin. Tapos configuration, i-reset natin yung ano, TPS saka ECU. Tapos off natin yung susi. After 10 seconds, on natin. I-on mo. Yan. Tcharan! Okay, tapos start natin para makita natin yung ano, engine speed. Start mo. Yan, mataas sa una, tapos bawa-baba. 1.1, bali mababa yung RPM nya. Taas mo, kailangan hindi bababa ng ano, ng 1500 RPM plus 200 pa yun sir, dapat naglalaro sa ano, sa 1.5 hanggang 1.7. kunti pa, kunti pa, kunti pa, bagsak pa sa 4, kunti kunti lang ikot. Okay, okay na. Ayan, dapat hindi siya bumagsak ng 4 kasi hindi natin mapapa-permanent ng 1,500 ng sakto yan kasi umaandar. Tapos yung voltage ng battery, yung karga yan, 14.5. okay na. Tagal mo, tapos balik mo na para makuha na rin siya. Balik na natin para matapos na rin, makauwi na rin si sir at may pasok pa tumamaya si sir.